pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihihulot, Panginoon, napasamin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Aling na mananakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat-dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanyang makapakinabang sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handa'y masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginooy, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. At sangayon sa pangako
na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong nananahan sa bahay ng Poong Mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila na mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay at nakakikita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom. Baka sila mahilo sa daan. At sinabi ng mga alagad, saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus sa kanila. Pito po, sagot nila. At ilang maliliit na isda. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa, kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpirapiras niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng pitong bakol na malalaki.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ang pagpaparami po ng tinapay at isda na makikita po natin bilang tanda at simbolo ng kung paano ang Diyos ay kumikilos. Palagi ang Diyos ay kumikilos na nagkakaloob ng ating mga pangangailangan. Ito'y pagpapahayag na kung saan ay nagaganap ang himala bilang bahagi natin ng karanasang pananampalataya. Si Jesus Nazareno ay nanalangin sa Ama, nagpasalamat, at ang panalangin ito ay tinugon ng may kasaganahan ng 7 tinapay at ilang mga isda ay nakapagpakain ng maraming tao. Ang kasaganahan ito ay iniahayag bilang mga salita ni Isaias na nadinig natin ngayon sa ating unang pagbasa, na may malaking pagtitipon na kung sagana ang pagkain at mga piling mga alak, ito ang pagsisimula ng kasaganahan. At kanyang pupuksain ang kamatayan, magpasawalang hanggan, eh sino po ba ang mas higit na nangangako at nagbibigay ng isang katuparan? Ang Diyos lamang po. Kaya nga po ngayong buwan ng linggo ng Adbyento ay nangangahulugan ng isang pagmamalay, paggising, pagpukaw. Narito po sa ating harap ngayon ang Ebanghelyo po ng ating mga puso ay mabuksan at ang habag ng Diyos bilang paghahayag para sa ating lahat. At ang mga kinakailangan natin tugunin bilang isang disipulo ng ating Poong Jesus Nazareno. Meron po tayong tungkulin na kung saan ay mabigyan po natin ng tugon. Inaanyayahan po tayo na tayo rin po'y magpakain ng mga nagugutom, magpamatid uhaw sa mga nauuhaw, gawain na ninanais ng Poong Jesus Nazareno na maging gawain po natin sa ating panahon. Hindi po natatapos ito sa loob ng 2,000 taon. Ito'y patuloy na paanyaya po sa ating lahat na tayo po'y magsagawa ng nadinig po nating Ebanghelyo ng Poong Jesus Nazareno. At sinasabing pakainin ninyo sila, ang mga nagugutom, ang mga nauuhaw. At ngayon pong Adbyento, ang panahon sa paghahanda po natin ng pagdiriwang ng Pasko, ito po ay pagsasanay. Baka hindi pa po tayo nakakapagsanay na magbigay ng pagkain sa mga nagugutom. Baka hindi po tayo nasasanay magbigay ng tubig sa mga nauuhaw. Marami po sa ating mga paligid na pwede po nating ikutin bilang pag-iipon ng biyaya, ng yaman na hindi napapalitan ng salapi, na i-re-record po ng Diyos ang bawat pagsasanay sa pagpapakain sa mga nagugutom at pagbibigay ng tubig sa mga nauuhaw. Ang tunay na kaganapan na kung saan ang Diyos ay suma sa atin bilang pangako na tayong lahat sa ating mga puso na inaroroon ang isang pagmamalay ng habag para sa ating kapwa na nangangailangan ng ating habag. At ito po ang hinihayag po ng ating Poong Jesus Nazareno ngayon. Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 na ngayon kasama ko sila at wala na silang makain. Sabi po ng Poong Jesus Nazareno, at ito'y sinasabi rin po sa atin, hindi ko ibig na sila'y paalasing gutom,
baka sila mahilo sa daan. Sinabi po ito sa ating lahat, hindi lamang po sa panahon ng mga disipulo, kundi sa ating panahon ngayon na kung saan ay maraming nagugutom, na ang isang Kristiyanong Katoliko ay may tungkulin na magsaganap ng ganitong gawain na iniaatas po ng Poong Jesus Nazareno. Nakapagpakain na ba kayo ng isang taong nasa tabi ng bangketa? Naabutan ba ninyo ng tinapay? Naabutan ba ninyo ng tubig? Alam natin hindi sila kumakain ng 3 beses sa isang araw. Ang mga taong grasa sa tabi ng bangketa, meron bang pagkahabag tayong dinadala? Kaya sinasabi po ng Poong Jesus Nazareno, taglayin sa kaibuturan ng puso natin ang habag sa ating kapwa na nagugutom, nauuhaw. So ngayon pong Pasko, hindi po tayo magdiriwang ng Pasko na wala tayong ginagawang pagsasanay, magpakain sa mga nagugutom at magbigay ng tubig sa mga nauuhaw. Sinasabi po ni Saint Mother Teresa, hindi mo kailangang maging mayaman. Huwag tayo magsasabing kung yayaman ako, ay tutulong ako. Hindi po magaganap yan. Hanggat hindi tayo nagdidesisyon, hindi mo kailangang maging mayaman para gawin ang magpakain sa mga nagugutom. Habang tayo ay dumadanas ng masaganang pagpapala po sa Diyos, tayo rin ay magbigay ng pagpapala sa ating kapwa, sa mga kapuspalad. Sabi po ni Mother Teresa, sa isang bote ng tubig na iabot mo sa isang nauuhaw, tayo'y tumutupad sa atas ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita ng Panginoon na ibibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kailangan. Hingin natin sa Kanyang lahat ng biyayang maipagkakaloob niya sa atin. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong gusugin ng espiritual na pagkain nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagkakatipon dito, naway ibigin si Kristo sa Eukaristiya bilang paghahandog niya ng sarili sa maraming tao. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang lahat ng yumao naway makasalo sa piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito
sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap na itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon, siya ay sinugumo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo. At para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito
sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose Cardinal Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lakat ng mga pumanaw, kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Bireng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghaya mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Announcement, available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. hanggang 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service bukas December 7, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kung meron po kayo mga kaibigan na mga isakit, kanina naon sa punib, ating kapatid, ang healing mass po bukas, misa, alas 6 po, at healing service pagkatapos po ng misa. Kung may mga kaibigan o kapatid po kayo may mga karamdaman, ay isama nyo po bukas dito, alas 6, agahan po ninyo. At meron po tayo mga 9 or 10 pare na mag-anointing po, magpapahit po ng healing oil ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kung hindi naman po makakarating, ay magdala po kayo ng litrato na mapapray over po ng mga pari na naririto po sa harapan bukas po ng hapon po, alas 6. So paki-announce po ninyo sa inyong mga kakilala, meron po mga miracle, ho? May mga milagro po. Hindi po natatapos ang milagro ng poong Jesus Nazareno. Patuloy pong nakakaloob ng milagro ang poong Jesus Nazareno. So pakisabi po sa mga kapitbahay ninyo na yung mga may mga karamdaman sa kanilang tahanan ay papuntahin po dito bukas kung kaya magbiyahe. Kundi naman po ay mga litrato ang dalhin. So agahan po ninyo, alas 6 po ng hapon ang ating misa. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbabasbas, mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisad ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Magsiluhod po. Saluta Cristo.
Sa ina ng laging saklolo, inang sakdalinis, magsitayo po lahat. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingin ng lahat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Birheng Maria, tala sa umaga, magsitayo pong lahat. Thank you.
panalangin sa nobena. Mahal na ito, Cruz min Jesus. Nanam, mabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Kung gilyo mong tumayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito ay parang hindi na namin kayang pasanin, pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa parang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon, mataimtim sa loob na hiniling namin sa iyo aming ina, natulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay, magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, makisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ng mga sa kanila'y nangaapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos ng umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hiniling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bikisin ang sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hiniling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Malinawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging waran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugayin ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magilyo na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin, na gawing pugat ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming waran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sa gayoy, maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria,
Panalangin mo kami. Santang Birhen ay pinaglihing walang kasalanan. Ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo. Ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang paghandaan namin katulad mo ang pagdating ni Kristo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikap aping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na magalab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng papagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa kabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa ng mga obispo at mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay reliyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay na pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling na buhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Santa Maria, ipinalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos, maranasan nawa ng lahat ng iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin, na laging handang dumamay sa amin. Lobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga sa sarili sa ating ina ng laging saklolo sa unang Miyerkules ng buwan ng Disyembre. Kalinis-linisang Maria, ina ng Diyos at ina ng Santa Iglesia,
Ikaw ay aming ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mali ng Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili kundi para kay Kristong iyong anak at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili sa buhay at kamatayan ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Birheng mahal, magstayo po ang lahat. Pasasalamat kay Hesukristo na nasa banal na Eukaristiya. Inong Hesukristo na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagka-Diyos ay sumaiyo. At sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisiyan naming lubos sa aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahanga-hangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal
na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawa ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos in siya nang walang hanggan. Ang karangalan, kalwalhatian at pasasalamat ay mapasaka banal-banalang tatlong persona. Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkot sa iyo at sa kapwa. Amen. Aba, Ginoong Maria. Omnidirectly memory of in
Clemencia mente, oremus Deus qui nobis sub sacramentum mirabile passionis tuae memoriam reliquisti trebue qui sumum itanus corporis et sanguinis tui sacre mysteria venerari ut redemptionis tui fructum in nobis igiter sentiamum qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria ang kabanal-banalan. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria ang kabanal-banalan. Purihin ang banal at kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang banal at kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang malwalhating pag-aakyat sa kanya sa langit. Purihin ang malwalhating pag-aakyat sa kanya sa langit. Purihin ang pangalan ni Maria ang inang birhen. Purihin ang pangalan ni Maria ang inang birhen. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Ang kabanal-banalang sakramento ng puso ni Jesus sa mga tabernakulo ng mga simbahan sa buong daigdig ay lagi nawang makatanggap ng buong pusong pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa umumbukal sa
sasalo sa isang abad ay dumalo. Purihin si Jesus sa sakramento, purihin ng lahat ng tao, purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisay ni sa pagkakaisa.